Alright, ito yung pinadala sa atin ni High Desk Philippines ng mga handle grips. Apat na handle grips. Kakabit natin ngayon to kay ADV, kay Honda Click, tsaka kay Honda Beat. Tapos na isa, ano to, kulay red. Meron na pagbibigyan nito. Kasi nung Thursday, nag-post ako ng pictures nito. Itong pinadala ni High Desk Philippines. Kaya unang nag-share dun, minessage ko kaagad siya. Tapos tinanong ko siya kung gusto niya. Na nagustuhan naman niya, so sa kanya ako nalang bibigay. So, thank you High Desk Philippines sa pagpapadala itong mga handle grips. Meron ding pala silang pinadala na ano, stickers, tsaka ano, key holder. Tanggalin muna natin yung stock barren ni ADV. First time nyo babaklasin to pala, mahirap yan tanggalin na may threadlocker kasi yan. So, kailangan nyo gamitan ng impact screw. Impact screwdriver. So, ang ginawa ko dito, nang sakasa pa lang, pinaluwagan ko na para hindi na ako mahirapan. Maraming sinalo-lost thread na nito. Kasi mayroon siyang threadlocker dito. Mahirap siya tanggalin talaga. Ito saan, maluwag na. Kaya madali ang tanggalin. Ganyan din natin tong throttle assist. Yan, tapos gamitin natin ng flat screw para medyo lumuwag sya. Alam ko meron itong mga rugby sa na nakadikit eh. Yan, pwede natin ilagyan ng WD-40 yan para medyo madulas. Lisan lang natin naman ng alcohol para matanggal yung WD-40. Na madali siyang tanggalin. Tanggal agad oh. Tanggalin natin yung stock grips. So ito yung kakabit natin kay ADV. Tourer yung ano niya, model. So hindi kayo malilito dyan kasi yung sa throttle side, mas malaki yung butas. Sa kabilang side, mas maliit yung butas. Compare pala natin. Yan yung stock na grips. Mas mahaba sya. So, mag-discardahan natin yan ng spacer. Para hindi maiipit yung throttle natin. Ganun. Kailangan natin tabasan to. Tabasan natin. Ito gamitin natin. Inko na rotary tool. Yan, okay na siguro yan. Medyo na flat ko na. Ayan, okay na. Okay na to sa akin. So yung kabila naman, tabasin ka rito. Medyo malaki yung tatabasin dito. Ito gamitin natin ng extension. Medyo mahirap nga lang kasi kailangan nakasabit to eh. Try natin. Pag-discard na ako muna ng angulo. Mahirap eh. Medyo natabas na natin itong isang part. So, tabasin ko na lang, hindi ko napakita kasi medyo matagal pa to. Kailangan din kasi precise yung tabas ko. So, ikutin ko na siguro na ganyan na para ma-access ko to, tapos sa likod, sa ilalim. Yan, okay na. Medyo na linis ko na. So, parang pinantay ko na lang siya dito sa mga nakaumbok nito. Na ganun yung tabas niya. Yan, okay naman yung pagkakatabas natin. So, pwede rin yan, ano, cutter siguro. Cutter na lang gamitin nyo or file, discarte nyo na, pero kung meron kayong rotary tool mas mabilis. Gamitin ang alcohol kasi nilagyan natin ng WD-40 yan, badulas kasi yan eh, matanggal yung WD-40. Sabit na natin tong throttle grip. Hindi makin magkakamali dyan kasi nga mas malaki yung butas itong isa kaysa dun sa isa. Tsaka syempre yung pangalan, yan, dito nakaharap. Itong isa, dito nakaharap. At konti lang, lagay natin.
Ayan na. Ayan, subukan na ng grips. Tutuyo din naman yan. Ito mga nakambunta, siguro pwede nyo tabasin para mas madali ipasok. Medyo nahihirapan ako eh. Tinatsaga ko siyang pupukin hanggang pumasok. Okay lang, madulas na madulas siya. Yan, makapasok naman. Yun. Sakit nga lang ang kamay niya, kapupukpok. Pag ganyan na konti na lang, pwede nyo nang i-ganon na lang. Pa-forward ah. Kasi para hindi mag-silinyador na ganun. Pupwersa yung rattle cable. Pa ganyan. Yun. Yun. Hindi pa. Yan, okay na siguro. Tingnan nyo yung nangyari. Naging kasukat na siya ng stock. Yan, no? Naging same size sila. Galing na. Kaya ganun, lumiit. Masiguro dahil nag-expand siya, bumukas siyang ganun. Kaya medyo nag-shrink ng konti. Ayun, nakasize siya ng stock. Same na ng haba eh. So, okay na pala daw. Balik ko na itong baren ko. Sakto lang yung size eh. Yan, saktong-sakto. Hindi naiipit yung throttle. May space dito. May space din dito. Puppet niya. Nakapit natin yung kabila. Nagawin na natin. Barend. Yung sa akin, medyo modified na to eh. Or nilagyan ko siya ng spacer. Ito. Mahaba kasi yung pwesto nung side mirror ko. So pinagpantay ko siya. Nilagyan ko siya ng aftermarket na barend. Barend weights. Tapos ito yung stock. Stock to. Pinagsama ko. Pinagsama ko ng mahabang tornilyo. Flat screw. Ito yata yung parang may rugby eh. Ito. Oh, parang may rugby nga siya. WD-40 para mabilis tanggalin. Galagad. Yun na, may konting rugby siya. Tapos punasan natin to. Alcohol para matanggal yung dulas ng WD-40. Konting dishwashing liquid na madali pasok. Left side. Ayan yung text. Madali ito. Madali pasok to. Pasok na agad. So natin yung mga excess na dishwashing liquid. Yan, okay na. Ito kabila ding side, parang naging magkasukat na sila. Kasing haba na. Habit ko na rin ulit itong baran ko dito sa kabila. Hiades. Yan daw ang pronunciation yan. Hiades. Pero hindi siya Hiadesu. Hiades. Ganda oh. Ah, hindi siya nagalaw. So joy lang yung ginamit natin. Yung WD-40 yan, ikot-ikot yan. Ah, kailangan tanggal natin yung WD-40. Ito naman yung sa throttle side. Ah, may space pa dyan, malaki pa. So wala siyang sabit. I-snap siya pabalik. Ayan, nagiging same size lang siya ng stock pag nakabit na. Kasi nag-expand na eh.
Pakita ko sa inyo yung stock, ah. Ano? Ah, di ba mas mahaba siya? Pero pag ginabit mo na, mixy na siya kasi nga, nag-expand na siya. Ano? Ito nyo. Galing. O, pag ginabit mo, magkasukat na para sa na-size na stock kasi nga, nag-expand. So, itong black tsaka yung gray, kabit ko to kay Beat. Ito kabit ko kay Click. Hindi ko napapakita kasi, process lang naman yan eh. Ganda ng rubber material niya. Hayaydes. 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 Tapos ride natin. It's ADB. No, okay naman. Maganda yung kapit sa kamay. Makapit siya. Actually, hindi nga ako sanay ng ano eh. Na wala nang throttle assist. Wala nang throttle assist. So, kahapon din nung naglumabas kami ni OBR, gamit namin si Click, nag-loop kami ng Clark eh. So, wala rin nakakabit na ano yung kay Click na throttle assist. Okay naman. Na-testing ko eh na walang throttle assist. Pero kung sa long ride, siguro sa ganda may throttle assist pa rin. Pero as in, makapit siya. Ginamit namin kagabi eh. Yung kagabing lakad namin, naka-gloves ako syempre. Pero ito, malang gloves. Tinesting ko ng bare hands. Okay naman. Oh, maganda yung kapit eh. Okay din naman yung stock. Wala namang problema sa stock. Pero kung gusto niyo na mas makapit pa, eto, maganda to. Hayaydes handle grips. Ipupuntahan tayo dito pala sa may wakeboard sa may loob. Meron doon skate park doon eh. Pasyal tayo doon. Kaya paalam muna ako dito kay Carlo. Siya nagsabi sa akin eh. Nabanggit kasi ni Carlo, pwede ko raw puntahan doon. Magmaga sir, maga ng oras nang nag-usap kayo. Oo, oh, oo oh, nga, umaga nga yun. Sige. Ganito sir, alanganin mo. Oo. Oh. Oh, sige, sige, bukas. Oh, bukas na lang. Salamat bro ah. Oh. So, hindi na raw pwede pagka ano, mga ganitong oras. O bukas na lang. Balikan natin ng bukas ng umaga yun. Ayan, ayan yung handle grips natin. Hayaydes handle grips. Ganda niya. Makapit talaga siya. Maganda yung ano, kapit niya sa kamay kahit bare hands. At syempre, update ko pa rin kayo kung bawa, nag long ride kami ni OBR. Kung okay ba yung ano niya, kapit niya talaga. Feeling ko hindi na muna ako maglalagay ng throttle assist. Tago ko na lang muna yun. Yun yung nakasanayan ko kasi eh. Pero para matest ko to, yan, kung maganda talaga siya, hindi ko na ikakabit. Tapos update ko na lang kayo kung okay siya. So thank you ulit kay Hayaydes Philippines sa pagpadala nitong mga handle grips. Yan, kinabit ko rin yan kay Bitcha kay Click. Pinakita ko nga kanina. Ayos, ganda. Naikot lang tayo dito. Ah, siratyo na tayo, balik na. Sakto yung labas ko, alas 12 eh. Parang nasa tuktok lang yung araw. Ganda talaga ng kapit. Tapos parang ano siya, mas chunky. Parang mas mataba siya ng konti sa stock. Pwede sa stock ah. Sarap ko, makakapit eh. Ayos pala ito eh. Hayaydes Philippines na handle grips. Ganda oh. So dun pala sa post ko din, marami naman nag-comment dun. Sabi na ganito rin yung gamit nila. So okay naman daw siya. Hindi naman daw siya madulas or ano, or maganda talaga yung quality. Okay na okay. Pero ako nga, ngayon ko pala testingin. Kasi siguro sa akin na kayo bigyan ng feedback dito kung okay ba. Ha, makikita naman, makikita nyo naman niya kung magtatagal sa akin eh. Siyempre, papalitan ko pag hindi ko na nagustuhan, no? Nasira na. So far, okay naman siya. Maganda yung grip. Pa yung link niyan, lagay ko na lang sa description. Shopee. Shopee link. Hayaydes Philippines. Sila rin pala yung
Yung 10X sa Caloocan, sila din yun. Kumbaga sila yung official distributor ng Hiades Philippines sa Pilipinas. Shoutout kay Hiades Philippines 10X. Isa lang yun, sila din yun eh. Salamat ulit dito sa handle grips natin. Para kay ADV, kay Beat, tsaka kay Click. Ay, hindi tayo nakapunta dun sa ano, no? Yung skate park dun. Dada mag eh. So, balikan ko na lang yun. Siguro next vlog na meron akong i-review dun. Doon ko dalahin ulit. Kaya dahil maaga.